Tinitigan ka lang, nagagalit ka na, umiyak ka na, bakit? Ako sa ayaw ako, tinitigan ako. Ewan ko kung bakit. Tinitigan mo ba siya? Eh, bakit mo siya tinitigan? Inamimiss ko lang naman po siya eh. Oh, inamimiss ka lang naman pala, kanya ka tinitigan. Eh, ayaw ko talaga ako namimiss, ayaw ko. Ayaw mo na nga titignan ka. Bueno, para hindi ka matignan, pumasok ka doon sa loob, baglak ka. Doon ka na sa loob na kubeta, pumasok at sarami yung punto. Wala makakakita sa'yo. Ayoko po! Oh, di para wala makakita sa'yo eh. Ayoko! Bakit? Eh, kasi hindi ko makikita na tumitingin siya sa'kin. Ano pa yung katwirin eh? Gusto mo ikaw wala nakakakita, ayaw ka matitignan. Ikaw ha, tumigil ka ng kalokohan mo. Kung di kayo magkasundong dalawa, maghiwalay kayo. Huwag kayong magsama. Hindi na lang kayo nagbangay nga yan, oh. Ikaw, Jordan, ang tigas ng ulo mo, sinagbihan na kita. Oh, lalo ka. Uy, kakain, natutulog ka. Puyat na puyat ka. Doon pa mag-iiyak sa tabi mo. Wow. Mainstay. Mainstay na naman. Ba? Mukhang bagong casting ito, ha? Na iba sa tiyo, eh. Dalagang Bilkin. Dumi-dumi naman ito. Ano yung ginagawa mo dyan? Ay, nako. Inidefrost ko itong ating refrigerator. Inidefrost? Eh, wala naman laman niya kundi puro tubig. Eh, paano naman? Eh, ang dami-daming yelo eh. Umaapaw na eh. Puro tubig lang yun eh. Inidefrost mo pa. Eh, yung yelo eh. Umaapaw nga. Dikit-dikit. Eh di, sana yung yelo ginagawa mong kuhan, ice candy. Naku dyan. Sayang yung yelo. Sinubukan ko na alin, ice candy, kala mo ba eh, hindi ko naisip yan. Ginawa ko na yan. Eh, ano nakuha ko? Nagpupunta dito yung mga bata, kakatukin ka, aabalahin ka pa sa ginagawa mong trabaho, tapos uutangan ka pa. Eh, naku, akala mo ba dyan eh, hindi ko naisip lahat ang mga konti lamang natin maaaring maarimuhanan sa pagtadagdag natin ng mga kakainin natin, paggastos man lamang dito sa bahay. Naisip ko na yan. Kaya nga lamang, ayun, inuutangan pa ako. Pagkatapos eh, yung mga pachamba-chambang kita, yan pa naman ang aasahan natin. Naku, eh, wala naman akong mangyayari sa buhay nito kung pachamba-chamba lamang. Nasa, sandali lang. Sinabi ko na mag-ice candy ka, nag-istorya ka na ng biography ng buhay nyo. Si Mariosip naman, oh. Kung kaya mo mag-ice candy, wag na. Tama na. Haba-haba, isa lang ang sinabi ko eh. Eh, hindi, kasi baka akala mo hindi ako nag-i-isip na maaari natin mapagkakitaan. Oo na, sige na. O, sige, kakain ako, pakanin mo ako. O, sige na, kumain ka na. I'll keep quiet. Ay, dyan! Akala mo kasi kapitbahay natin si Zacarias, yung may ketong. Si Zacarias? Oo. Yung may ketong? Oo. Ba, mabait sila? Bakit? Namatay na. Patay na? Namatay na. Ano ang pinamatay? Parang disinteriya yata eh. Oo, disinteriya. Kasi, hindi ba mining engineer yon? Oh. Eh, parang sa pakiwalid ko, parang ano eh. Oh, kung mining engineer, ano ang connection? Hindi. Kasi, nagtatrabaho yun lagi sa ilalim ng lupa dahil mining engineer. May piko siya ng pigo. Eh, siyempre, pagka nagugutom sila doon, nauuhaw, nakakainom sila ng mga impure water, yung ba may mga bakterya. Kaya, yun, nag-disinteria. Patay. Tumigil ka nga. Pakakainin mo ba ako o hindi, o ayaw? Pakakainin. Eh, pakakainin mo ako, eh, kukwento mo sa akin, keto, disinteria, bakterya. Mas Mario, paano ako makakakain yan? Sige. Sorry ha. Naalala ko lang kasi eh, baka kakumakalimutan ko. Nung muna ituloy? Hindi na. Mayroon, kaya sarap-sarap ng subo ko, mga bakterya at mga ketong ang sinasabi mo. Sige, kumain ka na, kumain ka na. Ang pagkakain, yung mga masasaya ko kwento mo para masarap ang kain. May naging muna ako! Tumigil ka dyan ha? Sige, kain ka na, kain dyan. Good morning, Daddy, Mommy. Hi, Mother.
Ah, good morning. Kain ka. Oh, buti nang chupi si Juana Marie. Mm-hmm, kanina pa nga yun dyan eh. Eh, daddy, mami, kayo na mga mga para sa bata. Then nilakad ako. Bakit? Saan ka pupunta? Eh, makikita ko kami nung, ano, classmate ko nung high school. Eh, pumasaw sa bar exams, abogado na ngayon. Ay, swerte na. Ang swerte. Oh, mami. O, sige, baka mahuli ka. Iwan ko na ito. Baka matraffic ako eh. Sige, ikot ko ito. Bye-bye. Ikot ko. Ingat ka, ha? Yeah. Oh, Juana Marie, pinagbiling ko sa'yo, ha? Magpapakabait ka at huwag kang hingi ng pera sa lolo mo. Good. Kung hindi mo lang kailangan. Bad. Yeah. Sige, dalian mo. Napahabol pa. Ang mabukong magagandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Etc., etc., etc. Ma? Mm. Sino ba yung asawa mo? Napakaw. Wow, mainstay. Yan, baka mahuli ka. Maan kayo. Ma? Tama-tama ang dating nyo. Bakit? Aalis na ako eh. Uy! Sino ba itong asawa mo? Parang pinaalala ko lamang baka mahuli ka. Iniwanan mo na yung pagkain mo. Bakit ba siya nakikita mo ako parang ayaw na ayaw mong manatili dito sa bahay? Kaalis ako talaga. May lakad ako talaga eh. Pinamadali ko nga ang kain eh. Ano atin? Eh, meron akong mahalagang ibabalita sa iyo. Ano yun? Ano yun? Mandyan. Huwag ko kayo mabibigla. Huwag kang mabibigla, ha, Masya. Huwag kayong mabibigla kayo dalawa. Huwag mabibigla? Bakit? May sakit kayo? May sakit kayong incurable? Ano? Na malubha? Ano pa yun? Sakit na sinasabi mo. Huwag mabibigla. Baka kung may sakit kayong mga med... taning ng mga buwan, gano'n. Wala akong sakit! Wala akong sakit! Wala akong sakit. Wala ba? Bakit parang ang nanginginay? Ang balita nyo kasi parang may mamamatay eh. Huwag mabibigla eh. Ah, hindi. Natuwa ka naman dyan. Naku, halatang halata na kita. Ano mo ba yung magbabibigla na yan? Bakit eh? Nyo, parang seryoso eh. Hindi, dahil si Mato kasama sa Flores de Mayo. Yun nga man dyan, huwag kayong mabibigla dahil ako ay kasali sa Flores de Mayo. Ha? Flores de Mayo? Sagala ka? Ay, bakit ba? Nasagala pang dyan! Ay, natin mo! Hindi. Ako ang Reina Imperatrice! Baka naman Reina Impactis. Imperatrice! Wala naman Impactis dun eh! Hindi lang ako nabigla sa inyo. Shocking yan ah. Ikaw? Bakit naman? Baka naman metosalim ka. Mandyan ah! Metosalim, di ba nalaki yun? Hindi mo. Mandyan, wag niyong isnapin! Ako ho ang... Reina, Kasus Mariosa, mag-aal sa inyo mga barangay dito. Bakit naman man dyan mag-aalsa? Yung kulat mong yan, Reina Elena. Aray ko, huwag niya istagin, ha? Buti nga, napasali ako sa Flores de Mayo. Buti nga yan, ayaw mo ba may kasayahan dito sa ating barangay? At least, meron tayong Flores de Mayo. Eh, yung mga nakaraang taon, wala naman tayong Santa Cruz, ha? Mabuti pa nga wala na. Kung ganito naman ang mga sagala mo, Diyos ko naman. Yung mga veterana nito, si Mariusip naman. Mandyan, ha? Elena pa? Sino ba ang Emperatrice? Sino ba ang hermana mayor na kumuha dyan? Siya rin! Ha? Siya! Wala nga, pig-spy pa pala yung labanan. Ikaw rin ang hermana mayor, ikaw rin ang sagalang is Mariusip. Hindi, wala akong Flores. Kaya ba naman lahat na lang sinadaan yung sa pera? Pati ba naman? Baka akala dito, Flores de Mayo ng bakla pag ikaw nilang sumali dyan. Mandyan, at least nasali ako sa Flores de Mayo. Bakit kayo ba nung araw ay nasali sa Flores de Mayo? Oh! Ba, naku, ma, mahirap na lang magsalita. Bakit? Eh, may malat ako eh, inuubo ko. Seryoso talaga itong asawa mo. Lalakad na ako. Eh, Manjen, Mrs. Marcia, kasi kaya kami nagpunta ni Doña Delilah dito kasi magpapasama ako sa inyo, magpapatay ako ng natero doon sa inyong modista. Eh, paano yan ha? Paalisin dyan eh, walang tao dito. Naku, ay samahan mo lang at ako ang bahala rito, ang taong bahay. Sige, ba't hindi mo na panikil yung mukha mo? Panikil mo kaya? Diyan, sige, lumakad na, natanghali ka na. Kaya lalakad na nga ako eh. Kaya na lang dyan. Baka wala ka nga, sige. Pumunta ka na, pumunta ka na nga eh. Energosom. O, kayo na ang bahala mo. Energosom. Energosom. Pag-iisa yan. O, sige, o, laro na kayo. Ay, nako, Sus Mariosep. Ano ba ito? Napakatahimik pala. Napakahirap pala ang maging taong bahay. Nakakabore talaga. Mahirap pala. Bakit ba nasabi-sabi kong ako na lang ang taong bahay? Napakahirap pala talaga ang maging taong bahay na...
Kaya ikaw dyan, magsumikap ka nang hindi ka ganyan kung hindi ka tamakitang nakahigagulong. Nakakupo ka naman dyan, prente-prente. Sus, Mariosa, hindi na ba mababago ang pwesto mo kung hindi na ay dyan? Nakaupo? Prontong, in behalf of the directors and the board of censors of this great conglomerate, I have been given the task of giving you an ultimatum. The ultimatum is that over the overwhelming vote of 90% to 10%, all of them agreed that you are at first and last time terminated. If you are against, if you are for it, say aye. And if you are against, say I resign. Do you understand me, Mr. Prontong? Sit down, Mr. Prontong. I'm telling you, sit down. You are talking to me. Gary, G-A-R-Y, executive of this great conglomerate. Understand? Okay, now listen to me. I am terminating you because you have not been a good employee. And one thing more, termination is the, is Mr. Prontong, how are you, sir? You are very fine now. You are terminated. Terminated? Yes. Bakit terminated? Bakit ano offense ko? You are late. Late? Napakababaw naman yata ang dahilan yan, Mr. Leasing. Eh, late lang eh. Terminated na ako. Parang you are insubordinate. Insubordinate? Eh, ano yun? Insubordinate. Well, let's both look at it tomorrow in the dictionary. But you are coming here without any uniform. You don't have a tie. But ano tayo, Boy Scout? Kailangan pa ba complete uniform? You are an executive. You should put a tie like me. Eh, Mr. Leasing, Friday ngayon. Miss ka na wala kang tie. Okay lang. Yes. Ah, pwede ba? Pwede, Friday. Oh. Ah, gano'n ba? Oo. Hindi ko alam yan. Ano sinasabi ni Magkakaya? Sorry. I will remove the tie. In other words, you are also terminated. Bakit? Anong offense ko nga? Well, mag-iisip ka nga. Mag-iisip ka muna. Baka mag-iisip? Since mati-terminate ka na, di ikaw na mag-iisip para yung dahilan para maganda ang paka-terminate mo. Bakit ba gusto ko mag-terminate dito? Ano bang kasalanan ko? Ano ba ginawa ko mali? I know you have been here longer than me, but I am in the promotion business. I am now ahead of you. I am the boss. So I'm telling you, I am terminating you. Because, Anong offense? Anong offense ko, Mr. Leasing? Hindi ko nga may isip it. Aha! Last week. Last week, ano yun? Yes. Somebody saw you using the service car going to Aguila Beach. Yes, with the wig. Weed! Mr. Leasing, di ko ginagawa yan. Ano, yes, but weed! Teka, may weed. The wife of the boss. Teka muna, you know? Di ko ginagawa yan, Mr. Leasing. Meron ng boss natin. Meron akong spies. Nakikita nila. May spies kayo? Oh. May spy ninyo? Ako! Kayo din! Ako! Kasi sabagat, ako ang pumunta ron sa Aguila Beach. Kasama ko yung wife ng boss natin. And that is the ground for you to be terminated. Okay, you can vacate all your notebooks. And the ashtray. The silly ashtray. Take it out. Terminated ba ako talaga? Iba, wait. Sabira. Office, ano ba kasalanan ko dito sa opisina na to? Ano mo, ginagawa? Sabira. Paano ako ngayon to? Wala ko si Rolly. Bakit? Sino yung kaaway mo rito? Noon naman, narito ako eh. Gusto mo bang kapin si Rolly? Yes. Ba't pinalo mo? Aayon ng kapin at galit sa akin? Ba't kaya? Galit pa niya ang malaki. Talagyan, ha? Kaliwa. Good, sado ka talaga. Boy, looking good! Looking good? Good looking, gago! Paano ka akong galing?
Boss, mukhang nagpapalaki ka ata ng katawan. Talaga nagpapalaki mong katawan? Eh, bakit? Para pag sinunto kita, hindi ka na magising. Banakoy, Isko, ang liit naman yung barbell mo. Eh, tornilyo na haligi ito. Tornilyo na haligi. Hindi barbell to, gago. Dumbbell. Damn you. Anong gawin? Papalaki ka ng katawan. Ha? Papalaki ka ng katawan yata. Ito, atin-atin lang to. Huh. Alam mo kaya ako nagpapalaki ng katawan? Kasi nalaman ko yung mga chicks pala, hindi sila kontento nung gwapo ka lang. Kailangan macho ka pa. Kaya, papalaki ko katawan. Ah, ganun ba yun? Oh. Ay, naku, Isko. Maski anong gawin mo sa katawan mo, kahit na macho ka pa, biskotso pa rin yung katawan mo. Naintindihan ba? O, palagay na natin, lumaki ka to mo, maskulado, ang muscle mo, manikmanaw, eh, ang pangit mo rin. Eh, kailangan dyan, guwapo. Takot ko lang magsalita, o. Sasabi lang ko totoo, dahil malinaw ang mata ko. Hindi ba ako guwapo? Ha? Ewan ko. Hindi ako guwapo. Naku, guwapo. Guwapo. Ha? Doon naman si Mula ko. Aming batos ko. Ito pa. Sige lang, guwapo ko, ha? Sige lang, wala kami soy. Tsaka mamaya, may lakad tayo. Magsuot kayo ng formal. Dahil kasali tayo mamaya ang gabi sa Flores de Mayo. Ah, escort ako? Ha? Escort? Sama ka rin mo lang. Abay ako, escort? Escort ako. Abay ba ako, escort? Hindi, sandali lang. Walang escort o abay, tayo yung magtutulak ng kariton. Yung nilalagyan ng generator. Yun ang pagpindati mamaya. Nami-MR tayo eh. Bakit nakasinti pa tayo? Bakit kailangan pa yung nakabaro, magtutulak pala ng kariton? Nakalimutan mo diba, diba kunsihan tayo ng barangay? Oy, kung mag-chat-sado ko, kailangan ako formal tayo kahit taga-tulak lang. Okay. Kaya mamaya, ha? Huwag niyo makalimutan. Dito na lang tayo magkita, ha? Dito? Oo. Oh, yan pa, oh. Uwiin niyo na lahat yan, ha? Wala siya, wala siya. Wala siya, okay. Tiga-tiga lang, wala. Enjoy! Tayo na! Di Maris ko. Paano si Divino? Iwanan! Pero, barkada natin siya. Ang token eh, hindi po pwede. Bakit? Nasa kanya ang pamasahin namin. Oh, bahay, kunin nyo. Hindi po nag-AIMC Nay. Hindi rin po nag-AIMC Tisoy, si Liwanag at si Mulong. Pero ang nanay ko ay hindi rin nag-IUD. Ang minumulat pala namin sa amin ay family planning. Pero ito si Bino, kaya natutulog ko, ay nag-LBM po yan. Kaya tayo na! Sobra ka naman kasi. Ba't sa tenga ko sumisigaw ka? Ano yung sinasabi mo? Asan si Mami? Wala dito. Nasa sa bataan. Kasama ng lola mo. Tinitingnan niyo yung palaisdaan doon. Sigurado ko ba din sa ginagawa mo? At kung sinisigawan ako? Hindi! Hinaan mo na konti salita mo. Parang binubulyawan mo akong pirmi. Oo na po! Sigurado ako sa ginagawa ko. Ba hindi mo na lang magaling akong mekaniko? Miss Mario Joseph, oh. Eh, ventilador lang naman ito. Kung gusto mo, oh, gawin ko pang air condition to, eh. Bakit ba, Daddy? Ano ba yung sira niyan? Aba, eh, pakiramdam ko rin sa ventilador na ito, ting bubuksan ko, imbis na malamigan, lalo umiinit. Eh, katingin-tingin ko, naka-reverse pala yung makina nito, eh. Imbis na pabuga ang hangin, pasip-sip. Ayusin mo yan ngayon? Ayusin ko ito. Kung gusto nyo, gawin natin helicopter to. Hindi talaga. O ba? Tapos magbenta natin, Daddy. Malalakasin natin ang panito. Lamig ito. Aray! Ano ba yung mga tao rito? Diyos ko, puro. Kung pumasok, puro. Hoy, Rolly. Mas kinaanap ang gawin mong arte, hindi natatalab sa akin yan. Wala akong pera. Daddy, jumping to conclusions ka naman kaagad. Tingnan mo nga may problema si Kuya Rory. Tingnan mo muna kung anong problema niya. Ano nga bang problema, Kuya Rory, ha? Na-terminate ako sa trabaho, eh. Na-terminate ko sa trabaho? Oh, Daddy. Bakit? So, wala naman ako ginagawa, eh. Ba, eh wala ka palang ginagawa. Ba't terminate ka na?
Teka muna, Daddy, hindi yun. Ibig sabihin, wala naman akong ginagawang masama para ma-terminate ako. Ako? Mali yan at i-terminate ka nila pagkas wala naman ikong ginawang masama. Di wala man lang sila binigay na dahilan. Mali yun, ah. Yeah, wala nang dahilan sila para gintang sa akin, eh. Hindi ko naman ginagawa, eh. Bakit nga ba nagalit? Sandali lang nga ba? Ano bang ginawa mo? Hindi. Kasi binibintang sa akin, Daddy, na ginamit ko daw yung service car sa opisina na hindi official function. Totoo ba yan? Hindi nga eh. Hindi ko nga ginagawa eh. Mali yun. Paglaban mo kung ano tama, Kuya Ronnie. Dapat paglaban mo karapatan mo. Aba, balikan natin. Gusto mo? Hindi nga. Na-terminate nga. Paano pa? Paano ngayon yan? Hindi nga. Paano ma, Daddy? Ano ba? Baka may masasuggest kayo para magawa ko. Hindi, Mario. Wala kang trabaho na wala ka namang ginagawa. Paano nga ba yun? Dahil ano po, Ronnie? Ang napapansin ko, tarantado ka, no? Ginagaya mo akong firme. Ba't mo ako sinusundan? Mas kinanong gawin ko, napansin ko. Hindi, Mario, basta ma-terminate ka na wala kang ginagawa naman. Sabi ko nga, ginagawa lang ang scapegoat doon. Eh, dapat makausap natin yung... Ate Manel, alam mo ba, may bad news para sa kasama mo? Uy, sino may tumbruhan to? Pagdating lang ng asawa, bad news kagad na sasabihin mo. Masama yan. Na-terminate siya. O, tino mo na, hawa tuloy ako sa'yo. Na-terminate doon yung asawa mo sa trabaho. Ronnie, bakit? Ano nangyari? Eh, tsaka ko nagkikwento sa'yo. Ano mo na yan? Ako ba din, tamang-tama. Sigurong papayag ni asawa mo ngayon, natanggapin yung trabaho, inaalok ko sa'yo. Eh, wala lang sa trabaho, paano pa? Pero pwede mo na, anong trabaho yan? Anong trabaho ang sinasabi nito? Dolly, Daddy, Shirley, si Jean nga pala, abogada yan, pumasa sa exams. Kasi may inaalok siyang trabaho sa akin. Worried nga ako, baka hindi ka pumayag eh. Pinapasok niya akong clerk sa court. Pumayag ka nang... Best friend mo ba? Oo. Sige na! Papayag mo yun, Ate Maril. Sus ko, pumayag ka na, Kuya Ronnie, ano? Wala ka na ng trabaho dyan. Saka anong kakanin ninyo? Daddy, tulungan niyo nga ako. Ano sa palagay ninyo? Ako makakapag-advise kayo, pero ang desisyon nasa iyo din. Pero sa ganang akin, tayo mga lalaki, dapat tayong breadwinner ng bahay. Tayo maging padre de pamilya, tayo magtatrabaho. Ang mga asawa niyo, dapat magtatrabaho. Eh, nasa sa iyo yan. Umandar na naman ang pride nito si Daddy. Natural, mag-ego natin mga lalaki, mawawala. Daddy, paliwala sa amin mga babae yun. Ang gusto lang namin makatulong kami sa mga lalaki. Di ba? I agree. I disagree. Pwede mo pang tanong? Ano ba ang dahilan ng pagka-terminate ninyo? Yun nga problema ko, wala naman dahilan eh. Palagay ko, na-frame up lang ako eh. Ah, ganun ba? Kung gusto mo, magsang pa tayo, abogado. Buto naman kita anytime. Kaya umha pala, abogado to, no? Di kaya-kaya niya tulungan mo kami lubusin na. All the time, masasabi. Kasang pa ng kaso? Abogado siya? Rolly, since wala akong trabaho ngayon, di pansamantala, magtatrabaho muna ako, di ba? Oh, Daddy, pumayag ka na! Pumayag ka na naman. Hindi mo sabihin, ako may iwan dito sa bahay? Natural, alam nga naman isama kita sa opisina, no? Alam mo, Kuya Ronnie, kailangan bigyan mo kaming chance ng mga babae na mapakita sa inyong mga lalaki na kaya namin kung anong ginagawa ninyo. Tapos, kayo namang mga lalaki, ipapakita din naman sa aming mga babae kung ano naman ang kaya niyong gawin na ginagawa namin sa bahay. So, itinigil ka dyan, ha? Right. Kadala ka mong tao ng mag-asawa, yun lang usapan ng mag-asawa ka makilang dyan. Daddy, masama naman yung maghapon tayo nakahilatay dyan sa bahay natin. Pagkatapos nun, mamamatay na lang tayong bilat ang mata. Dok, papayag nun, ha? Tama yung Maggie! Magtrabahuin na natin si Ate Madel! Ako naman, ha? Dinig mo na yung mamamatay nakadilat ang mata. Natakot ka na. Eh, talaga naman, dilat na yung mata mo. Eh, basta ako magtatrabaho. Gusto ko magtrabaho. Ano ka na nga muna, Gil? Hindi, magtrabaho kayo. Magtrabaho sila. Tayo humilata rito. Huwag kayo magagalit kung magayaw namin magtrabaho. Sige. Jan-Jan, sige na lang, Joanna Marie. Pasok kayo doon. Sabi niyo, kwarto, tulungan niyo ako maglabas ng labado. Wala si Mami. Yes, Mami. Daddy, ano sa palagay ninyo? Ako, Rolly, hindi ako payag dyan. Ngayon, kung gusto mong ganyan tayo, sige. Pero ayokong makikita kitang nasa labas ka naka-duster at naglalaba ka at nagpapasuso ng bata. Sasapusin kita.
Sige, Davi. So, kasi, ba't pinainis ka sa trabaho mo? Siguro wala kang nalalaman sa ginagawa mo trabaho. Ako, Daddy, hindi totoo yun. Eh, mataas ang IQ nito eh. Eh, bionic brain yata ito. Bionic brain? Baka nabasa ng tubig, kinalawang. Pakumpuni mo muna yung utak mo. Oh, ito yari na ito siguro. Oh, wala nang tumugtog. Lagyan natin sa kay. Ay, kaka! Ah, ang pagali eh. Bilisan mo naman. Malilate na ako. Sino, sandali lang. Hirap na hirap na nga ako eh. Anyo, nahihirapan ka? Para yan lang eh. Hindi ko naman trabaho to eh. Mamaya na nga yan. At saka yung mga labahin na nilabas ko na, lalaban mo yan ha? Kailangan ko sa opisina yun bukas. Labahin? At saka pagkatapos mong maglaba, maglinis ka ng bahay, tapos pakainin mo si Juana Marie, at saka huwag mong kakalimutang paliguan. Kaya mo na, parang gusto mo ako. Masusunog yan! Tatanga-tanga ka eh! Hindi na ako marunong. Kaya nga, malilate na ako. Pag gusto mo pa ako, si Alice sa labo ko. Pagkatapos mong blansya, maglalaba pa ako. Eh, parang gusto mo ako magpapasma. At may ibig sabihin, may paplansyahin pa ako. Gawain eh. Taba ko pa ako. Sige, bye-bye. Maglilinis ka ng bahay, magwagalas, maglalaba. At saka yung sa labas ha, madumi, walisan mo ha. Nakakaya sa mga taong dati ko. Sige na, umalis ka na. Mas, sige, mas, baba. Mas, paano ba kung dati? Maglilinis. Saka ako magpasman itong asawa ko, hindi ko naman trabaho ito sa bahay. Dapat ako nasa sa opisina eh. Maglilinis na. Roy! Roy! Manakot ko. Isa ay buta dumating ka. Ba't ganyan na ayos mo si Rolling? Alam mo, nabalitaan ko na terminate ka raw. Kaya nagpa-terminate na rin ako. At sinunog ko pa'y kalahati ng opisina. Sinunog mo? Oo. Alam mo, damay mo pa ako dyan. Maging arsonist pa ako. Alam mo naman, si Rolling, loyalist ako sa'yo. Pagka maski sa kaitapon, doon rin ako. Sige mo, alabot at dumating ka. Eh, may mga pagagawa ako sa... Aba? Call ako si Rolly. Eh, punta sa kusina, hugasan mo yung mga pinggan. Hugasan ko. Tapos pumunta ka sa likod, no, nandun yung mga marumi, no, laban mo. Lalaban ko. Ah, tapos, maglinis ka ng bahay, punin mo yung walis sa dustpan. Lilinisin ko. Ano, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Opo, si Rolly. Ano gagawin mo? Ang tagyo, si Rolly. Pwede ba ako magtanong sa inyo? Ano yan? Ano nga ba gagawin ko? Ayari ko pa niya eh. Kaya ka alam mo si Rolly. Kaya ka na abe. At kaya ka, sorry, pasensya ka na. Eh, namimiss ko ng opisina eh. Kala ko na sa opisina pa tayo eh. Si Rolly naman, oh. Ano na? Handa ko lang ito, mga walis dito. Ano na? Lalaban? Yes, mommy. Yes, mom. Mommy, pasalubong ko ha. Sige, bye-bye. Ay, aray ko. Bewa ko sa kalalabla. Daddy, nga pala, tumawag si Mami. Pinagbili niya na pagdating daw niya dito sa bahay, gusto raw niya, malinis na malinis tong bahay, gusto raw niya, ikaw raw magbunot ka raw at saka magwalis ka raw ng paligid. At bakit ako? Naglaba na nga ako at ikaw. Ano ang gagawin mo? Eh kasi, Daddy, mag-i-enroll ako. At ikaw, may iwan ka dito sa bahay kaya ikaw ang gagawa ng lahat ng yun. Okay, bye-bye. Daddy, tandaan mo, uuwi ngayon si Mami. Oo, oh, luha.
pupunta dito. Daddy, eh, kalok ba hindi kayo patatalo? Tarantado. Sino magpapatalo naman? Eh, kayo. Eh, bakit kayo naglilinis? Ha? Eh, oo nga. Tarantado ka na, tarantado dyan. Naka-shades pa kayo, Daddy. Nag-disguise kayo. Ano nag-disguise? Kaya, no? Hindi, may sunrise ako eh. Ako, Daddy, bupas na ang sunrise. Bulutong tubig na uso ngayon. Yes, sa mata nga nag-umpisa eh. Eh, wala na tayong magagawa dun eh. Okay. Ikaw, teka muna, ba't naka-apron ka? Ah, Tuloy. Eh, nakadas pang kape. Naka-apron ka pa nga eh. Dumunitan lang ako, Daddy. Magluluto ka pa siguro. Ha? Daddy, hindi na tayo magtalo eh. Booking na tayo pareho eh. Oo nga eh. Alam mo eh. Kaya ko na-realize, Rolly. Ha? Mahirap pala talaga ang buhay na eh. Isang... Tuligin ka nga dyan! Mahirap pala talaga ang buhay na isang ina. Alam ko na ang hirap nila ngayon. Eh, buti ako, Daddy. Bata pa lang ako yung na-realize ko. Eh, kayo, tumanda na, bago yung ma-realize. Yan ba, papuri o paninira? Hindi, alam mo tayo, mabuti na rin ito nangyari natin. Dahil sa atin ito, sa palagay ko, talagang tayo, may kanya-kanyang papel tayo dito sa mundo. Minsan tama yung ugali ng mga kano eh. Ano yung dahil? Na ang babae at lalaki, nagtatrabaho. Tulong-tulong ang pamilya, nagtutulong-tulong. Kanya yung tumigil kasabi. Kanya sabi ko nga, mabuti sa buhay yung nagkakaroon tayo ng problema. Ha? Yes. Oo. Mabuti nagkakaroon tayo ng problema. Tarantado ka ng tarantado eh. Mabuti nagkakaroon tayo ng problema. Dahil sa ganon, nalalaman natin kung paano ang pamamaraan ng buhay. Ika nga, para makasurvive. Tarantado? Sabi mo ka magmumuri. Rolly, kumuha ka nga ng uling. Tarantado, ha? Kumuha ka ng uling at iluluto ko ito. Meron kami, Daddy. Kumuha ka ng uling. Luluto kita! Anong masya? Baka hindi ka makasurvive. Ha? Tarantado! Everybody concerned that I am filing a case so as not to jeopardize anybody caught in such situation for and beyond the control of the individual or individuals concerned. Yeah, that is... Mr. Leasing na to. Mr. Leasing! Oh, ano ginawa sa akin to, ha? Anong ginawa? Wala akong ginagawa sa'yo! Pinagutusan lang ako! Napagutusan lang kayo! Eh, ang bira eh, kay bago-bago lang ang menu dito eh, ang bilis ng promotion nyo eh. Underqualified na kayo ah! Hoy, Mr. Pelotong! Sa pinagbibintang mo sa akin, wala ako! Pinagutusan lang ako! At saka isa ba, alam ko! Na ano? Na underqualified ako! At saka, anong ginagawa mo rito sa opisina ko, ha? Bawal ang b****** dito, marami akong gagawin! Guard! Guard! Good. Guard! 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 Po! Ito ba yung guard nito? Opo! Hindi ka ba Boy Scout? Hindi po! Alam mo ba na kilala mo ba ako? Opo! Kilala mo siya? Opo! Alam mo bang mangyayari sa'yo kung may pinapasok kang iba dito? Opo! 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 Who discovered the Philippines? Opo! NPA ka ba? Opo. Wala ka bang alam na sabihin kung hindi... Opo? Hindi opo. Po, hindi mukhan? Opo. Opo ka na opo ah. Opo. Sige! Umupo ka na dyan! Baka... Hindi ka lang opo! 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 Diyan ka lang! Mr. Corantong, I have a lot of things to do here. As you know, marami akong pag-aaralan dyan sapagkat, as you say, by your own words, I am underqualified. Kaya, please lang. Hindi ka na magkailangan sabihin. Basta, sinabi sa akin, terminated ka, terminated ka. Wala na akong magagawa dyan. Please, evacuate. Opo.
ano nangyari dito? Joanna Marie! Joanna Marie, halika dito! Nasaan ang daddy mo? Nasaan? At ano to? Ha? Eh, ano po, lumakad po siya. Pumunta po siya doon sa opisina po. Umalis! Umalis! Sabi ko mag-aalis ng bahay! Umalis! Naku talaga, kaya pala hindi ako mapanatag sa opisina. Dahil umalis, tama ang hinala ko. Ay, ano ba naman itong ginawa dito sa bahay? Ayan, pagod na nga ako. Sabi ko sa'yo, malay mo naman yung tao. Meron pinuntahan na emergency lang. Kaya hindi na nakatawag. O, relax ka lang. Eh, kaya pala hindi kayo magkasundo mag-asawa. Ganyan na ugali mo. Ay, naku, Jim. Pag nag-asawa ka, tsaka akong malalaman. Sumasakit ng ulo. Tama nga naman si attorney, mami. Ay, sagot ka pa na sagot. Naku, Jim, pasensya ka na. Ano ka muna? Eh, pag umiinit ang ulo ko, talagang tuloy-tuloy. Ay, tulungan ako dito. Pagkatayo-tayo dyan. Buti na yung binigay mo yung explanation sa boss mo, yung tulad mo. Para ba yung mana? Magaling na lalaki. Ang lakas ng loob mo umalis ng bahal, ha? At hindi ka pa tumawag sa akin sa opisina at sinama pa, Daddy. Sino yung kasama niyo? Wala. Wala? Kala kong balik sa akin. Sino yung ay, Daddy! Alis ka ako. Hindi, Daddy, huwag kang umalis. Kailangan kita. Mahirap na. Ano? Ha? Anong nangyari? Eh, galing nga kami sa opisina, eh. Aalis na ako. Eh, hindi, Daddy, hindi aalis. Dito muna kayo. Ma-extend ka sa akin dito. Eh, excuse me, Tony, pasensya na kayo, ha? Eh, okay, kaya naman, si Madel, eh. Ano, ako pa? Madel, ikaw naman kasi sinasalubong mo naman sila isang init ang ulo, eh. Di ba? Pag-usapan niyo ng mahinahon, pag-awayan niyo ng matiwasay. Mahinahon? Hindi na may tsura ng bahay. Eh, siya pinagpilinan ko. Pag-awayan ko ng matiwasay. Away, matiwasay? Meron bang away na matiwasay? Baka ang ibig niya sabihin, konting lamig, konting diferensya, magsaksakan sila. Parang ganun ang dating eh. Mag-usap kayo ng kuhaan ng mahusay, ibig sabihin siguro ni Abugada. Relax ka. Ay, ano yun? Boy! Ay, Madel. Boy, saan ko yan? Mukhang galit. Ay, ano ba, sweetheart? Kanina pa ako na, baka double boyfriend. Matatawin ang adik ka na, adik ka na! Peso dala, boyfriend mo? Oo, boyfriend. Eh, dati siya nagpaalis sa akin sa trabaho, eto. Siya nagpaalis sa trabaho sa'yo. Ha? Aha, ito muna. Eh, bartender lang to, hindi, Mr. Reporantong, hindi naman na. Nagbibiro lang ako noon. Alam mo, nung sinabi ko sa inyo, hindi terminated ang sinabi ko, rotated. Yun ang sinabi ko. Yung mga mahal na galing na mga employee, rin-rotate namin. Sa bagay nga, tinahanap kita eh, pro-promote ka namin eh. Halika, sweetheart! Ayos na lahat dito! Taka, sandali lang ho. Hindi pa malinaw eh. Eh, Daddy, siya kasi yung gumamit ng service car namin sa opisina na pumunta siya ng Batangas, kasama yung asawa ng boss namin. Ah, ganun? Ang ginawa yun, bakit po kasama? Nag-conference lang kami! Kasama niya! Si Rolly! Nag-conference kayo saan? Sa Aguila Beach! Sa Aguila Beach! Sa matala ako! Hindi kasama ko! Wag kayo mag-away dito! Wag kayo mag-away dito! Ina-away nyo naman eh! Wag kayo mag-isaktan! Mag-isaktan! Mag-isaktan masyado! Sir! You're beating me for the lions! Hantong! Walang nga ka! Hindi na napanatag. Palagi na lamang ganyan ang ganyan. Ikaw naman dyan, palaging gulo ang hawak mo. Ha? Palaging may gulo pag nandyan ka. Wala namang gulo ah. Meron. Oh, ano? Gumulo lang na dumating kayo. Kulas! Tapos na Mother's Day. War na naman tayo. Saan bang ikaw huwag ang para masyatak? Demonyong gala! Naku! Bakit ako nakapunta-punta rito? Naku! Ewan ko! Panahirap sa inyo eh. Yung pala may problema na kayo. Eh, bakit hindi man lamang yung sinasangguni sa akin? Hindi. Para kayong... Hindi. Problema ng pamilya ko ito eh. Pamilya? Bakit? Inaatsapwera ba niyo ako? Hindi ba pamilya tayo? Ba, outsider kayo eh. Anong outsider? Ang ibig ko sabihin, ma, hindi naman kayo dito nakatira. Iba tinitira niyo. Kaya kung masosolve namin ang problema namin dito sa bahay, hindi na namin kayo gagambalain. Bakit na? Pero siyempre, pag nagigipit kami, senyori kami tatakbo. Oo nga naman. Eh, ganun talaga yun eh. Ika nga, problem ko is going to be solved by itself. Nako,
Ikaw naman ay namihasan na ng ganyan eh. Parang iniiwasan mo na, isinasantabi mo na ang problema. Kailangan, pag may problema ang isang tao, hanapin ang solusyon. Oh, lahat naman ng problema ko, nalalagyan ko ng solusyon. Kasi lang problema ko, hindi ko malalagyan ng solusyon. Ano yan? Kaya kayo. Oh, hindi mo ginagyan. Ano mo ito?